Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Mark, tambalanista since 2014. Sa jeep ko kayo unang napakinggan at simula noon, lagi ko na kayong inaabangan. Simula nung nakaraang taon, hinahanap ko na ang episodes ninyo sa Spotify, Facebook at YouTube kapag hindi ako nakakapakinig ng live. Sana ay mapag-usapan niyo din ito sa Spotify. Sumulat ako para bigyang pugay ang aking mga magulang. Lumaki ako sa pamilyang hindi man nakaangat sa buhay, punong-puno naman ng pagmamahal. Napaka-responsable, mapagmahal, at mababait na mga magulang ko. Ginagawa nilang lahat para makapagtapos kaming magkakapatid sa pag-aaral. Hindi kasi nakatapos ng pag-aaral ang mga magulang ko, kaya ang tanging pangarap nila sa buhay ay makita kaming mga anak nila na titulado at may maayos na buhay. Panganay ako kaya alam ko sa sarili ko na dapat hindi ko sila biguin. Batid ko na bilang panganay, ako ang inaasahang tutulong sa kanila sa pagtataguyod ng aming pamilya. Bahay at eskwela lang umiikot ang buhay ko. Masigasig ako mag-aral at may angking talino. Matataas ang mga grado ko sa eskwela at laging may parangal tuwing magtatapos ang klase. Kahit abala sa pag-aaral, nagkukusa akong tulungan si nanay sa mga gawaing bahay. Hindi ako maluho, hindi pala hingi ng kung ano-ano, at naiintindihan ko kung ano lang ang kayang ibigay ng mga magulang ko. Dahil napakatinukong anak, malaki ang tiwala at bilib ng mga magulang ko sa akin. Nag-iba ang lahat nang matapos ako ng high school. Nagloko ako. Ang alam nila, naka-enroll ako sa isang university, pero ang totoo, huminto na ako pagkatapos ng isang SEM. Nagbibigay sila ng pang-tuition, allowance at pamasahe. Pero sa mall, computer shop at kung saan-saan lang ako tumatambay para magpalipas ng oras. Sa loob ng 4 na taon, nilustay ko ang perang pinagpaguran ng mga magulang ko. Malaki ang tiwala nila sa akin kaya kahit minsan, hindi nila ako pinagdudahan. Dumating ang araw na kinatatakutan ko. Alam nilang graduating ako noong taon na yon. Kitang-kita ko yung saya at pride sa mga mata nila dahil sa wakas, magtatapos na ako. Pero dahil walang sikretong hindi nabubunyag, nalaman nila ang katotohanan. Sinubukan kong lumayas at takbuhan ang kasalanang nagawa ko pero nahanap ako ng mga magulang ko. Umiyak ng todo ang tatay. Ang nanay tahimik na lumuluha sa gilid habang nakaalalay sa tatay. Kahit yung mga kapatid ko na tahimik na nagmamasid sa mga nangyayari, tahimik rin na humihikbi sa tabi. Binigo ko silang lahat. Nakaramdam ako ng galit at disappointment sa sarili ko.
hindi ko lubos maisip kung anong pumasok sa utak ko. Natakot akong aminin sa sarili ko at sa kanila na wala akong pangarap. Pero magsisiman ako, wala na akong magagawa. Nangyari na ang lahat. Lumuhod ako sa mga magulang ko at humingi ng tawad. Sa halip na magalit at itakwil ako, buong puso pa din nila akong inunawa. Anak daw nila ako, kaya tatanggapin at patatawarin nila ako anuman ang mangyari. Matapos ang mapait na pangyayaring ito, sinubukan kong ituwid ang buhay ko. Nag-apply ako sa mga pabrika pero dahil sa sobrang hirap ng trabaho, hindi ako tumatagal. Dahil dito, nag-decide ang mga magulang ko na sumugal ulit. Pinag-aral nila akong muli. At sa pagkakataong ito, hindi ko na sila binigo. Matapos ang 4 na taon ng pagsusumikap nila, ay natapos ko ang kursong Bachelor of Education, Major in English. Kumuha ako ng licensure examination for professional teachers last year at naipasa ko naman. Noong nag-oath-taking ako bilang guro at ikinabit ang PIN ko bilang bagong lisensyadong guro, tumulo ang luha ko. Bumalik sa alaala ko ang lahat ng nangyari. Naalala ko na minsan sa buhay ko, nagkamali ako at nadapa. Mabuti na lang at kailanman, hindi ako sinukuan at pinabayaan ng mga magulang ko. Nalugmok man ako, itinayo nila ako hanggang unti-unti akong makabangon. Alam kong marami pang kulang para lubos na makabawi kila nanay at tatay. Pero magsusumikap ako lalo upang maiparamdam sa kanila ang pagmamahal at pasasalamat ko. Kung ako'y ipapanganak muli, sila pa din at wala nang iba ang pipiliin kong maging mga magulang. Salamat sa pagbasa ng aking sulat, Tambalan. Isa kayo sa mga nagpasaya at nagbigay inspirasyon sa akin last year habang stress na stress ako sa pagre-review. Hiling ko na sana ay mas tumagal pa kayo at mas marami pang tambalanista ang ma-inspire ninyo. Ang inyong tambalanista, Mark. Hi, Mark! Ito na naman ang mga perfect example, di ba? Ng mga nadapa at bumangon muli. Yan. Nakaka-proud naman na Mark, no, na hindi ito naging dahilan para magbulakbul ka na ng tuluyan, 'di ba? Yes. At ang napakalaking factor dito ng parents. I think yung kwento po ni Mark, mga kabisyo, para sa mga magulang, no. Hindi na para kay Mark lang eh, kundi para sa mga magulang. Natingnan niyo po kung ano po yung how we react to them will have an effect on them. Yes. 'Di ba? So, kung ano yung kung paano tayo mag-react sa kanila, kung galit, lambing, or kung ano man, yun din yung magiging reaction nila towards us. Diba? Tingnan mo naman, ang galing din ng pagpapatawad. For sure, may konting inis at may konting galit, pero mas nangibabaw dun sa mga magulang yung pagmamahal at pagintindi at pagunawa. Correct. Diba? Apakagaling nun. Ang hirap dun, ha? Ako parang iniisip ko, partner, 4 years. Yung 4 years akong, kunyari, sa akin nangyari, 4 years kong winawakwak yung lalamunan ko para makapag-aral ka sa maganda eskwelahan. Tapos malaman-laman mo. Tapos malaman-laman ko, diba? Yung anak mo, binulak mo lang pala. Nakabuntis, dalawa pa. Diba? Dalawang babae. Diba? Ang hirap isipin, 'di ba? Pero syempre siguro kapag nandun ka na sa sitwasyon, mas alam mo kung anong gagawin. Pero kapag halimbawa nasa labas ka ng picture, ako iniisip ko 'yun, parang habang iniimagine ko kung ano nga ganito rin yung kaya reaction ko kapag ako yung magulang nito, 'di ba? Oh, malamang hindi.
Oo, malamang hindi. Malamang hindi. Malamang mapapatawad pero ipaparamdam ko muna sa iyo na mali talaga 'yung ginawa mo. 'Di ba? Hindi ako tatahimik. Talagang isasampal ko sa 'yung katotohanan ng paghihirap ko, ganyan, 'di ba? Pero in the end patatawarin pa rin naman at wala akong magagawa kasi nangyari na din naman, ganyan. Oh, tsaka anak, diba? Mo nga. Tsaka anak mo nga. 'Yun naman din, 'yun naman talaga ang punot dulo diyan, 'di ba? Ma'am, anak 'yan, galing sa iyo. Gift from God, gift from the Lord. Sino pa bang iintindi sa anak mo kundi ikaw? Ikaw mismo dapat ang maging kakampi niyan kasi sino pang magiging kakampi niyan? Of course, meron siyang mga ibang magiging mga kakampi pero iba pa rin kapag kakampi ng mga anak ang kanilang mga magulang. Yes. Diba? Pero ang galing lang nung mga pahikbi-hikbi lang, diba? Tas patawad ka agad. Kasi hindi siya madali, ah. Yung ganong sitwasyon, it's not easy. Oo naman. Pero kung magulang talaga, kung magmatatanggap mo, ano man kasalanan. Pero depende pa rin yan. Depende din sa ano. Kasi isipin mo, parte, depende sa sitwasyon, eh. What if yung pagtatrabaho naging dahilan para malumpo? Ang naiisip ko. Hindi, di ba yung parang pinupush mo na magtrabaho? Ang buwis buhay na trabaho ito, mapag-aral ka lang. Mapag-aral lang, tapos biglang hindi matutuloy. Mm. Di ba? Kasi or biglang ganyan pala yung kahihinatnan. Di ba? Mas maganda yung kapag ka humikbi yung magulang natin, humikbi sila kasi these are tears of joy. Di ba? No, minsan napag-usapan natin yung dahil sakto naman itong si Mark nakapasa sa LET, 'di ba? Mm-hmm. So ang gandang tingnan ng reaction, iba't ibang mga reaction ng mga magulang sa pagkakapasa ng kanilang anak sa mga board examination katulad nung nakaraang bar exams, 'di ba? Ilang videos yung napanood natin na talagang yung hikbi ng magulang, yung parang ramdam mo, parang nakita mo sa kanila lahat ng paghihirap, yung bawat patak ng luha is representing yung paghihirap nila habang nag-aaral yung kanilang anak, tapos finally, 'di ba, nakapasa at finally, 'di ba, lisensyado na. Sana ganun, no? Sana tears hikbi of joy. Oo. Iyak ng katuwaan, kagalakan at kasiyahan. Sana, 'di ba? Pero syempre, hindi naman natin i-judge, ganun talaga. May mga kanya-kanya tayong mga desisyon. Minsan ang iyak ng mga magulang ay iyak talaga ng kalungkutan. At hindi maiiwasan. Totoo 'yun. It will happen. Correct. At sa mga magulang, parte talaga 'yan, 'di ba? Hindi naman laging bed of roses ang pagiging parent. Kaya ito pang isang paalala. Kung hindi ka pa handang maging magulang, nako. Huwag ka nang pumasok diyan. Mahirap sa lugar na yan, maging, diba? Magulang. Sa true. Totoo 'yun. Napakarami ng lessons na iiwan sa atin o iniiwan sa atin ng kwento ni Marka. Unang-una, lesson para sa mga anak. Huwag na huwag niyo pong paiiyakin dahil sa lungkot ang inyong mga magulang. Malaking burden ito para sa kanila and may burden ito sa iyo. Maaari hindi mo pa na-realize yung bigat ng ginawa mo sa mga magulang mo kung bakit sila umiiyak. Pero later on in life, ma-realize mo, diba, yung ay grabe pala yung ginawa ko sa mga magulang ko. Dadalhin mo rin yan. Correct. May burden din sa iyo, may pain din sa iyo. Ngayon maaaring nangingibabaw pa yung galit or kung ano mang dahilan kung bakit napaiyak mo yung mga magulang mo at hindi mo nararamdaman yung lungkot. Pero ulitin namin, darating yung panahon, ma-realize mo, grabe pala yung kasalanang ginawa ko sa mga magulang ko. Diba, wag mong gagawin yon. Diba, lagi kang gagawa o lagi mong iisipin na ang gagawin ko bang pagdedesisyon ngayong araw na ito ay ikatutuwa ng magulang ko or ikalulungkot ko? Yeah. Ganun lang ang tanong. Pag ang sagot ay ikalulungkot, huwag mong gagawin. Tama. Kapag ang sagot naman sa tanong mo ay matutuwa sa akin ang mga magulang ko, then carry on. Go lang. Do it. Ganun lagi eh. Let's make our parents proud. Ganun lagi yung mindset nating mga anak dapat. Mm-mm. At yun yung isa sa mga lessons na iniiwan sa atin ng kwento ni Mark. Pangalawa, alam niyo kung bakit humikbi yung mga magulang ni Marka? Kasi yung nararamdaman nila, yung mindset nila nung mga pagkakataong yun na umiiyak sa kanila, yung pagpapalaki nila tungkol kay Mark, it correct. Resonates with the kind of parenting they have. Totoo. Na parang san tayo nagkamali, binigay lang naman natin yung gusto ng anak natin at yung karapatan niya na makapag-aral, pero bakit sumablay pa rin? So in that case, parang may failure on their part, kahit wala naman talaga. And sa mga magugulang mahirap yun eh. Mm-hmm. Ang alam nila,
binigay ko namang lahat. Pero parang nagkamali pa rin ako. Kaya naiiyak sila ng ganun. Mm-hmm. Diba, tayo, disappointment sa sarili nila eh. More than the disappointment in you. Yes. Yung sarili talaga nila yung pagsisisi. Bakit? Saan ako nagkamali? Correct. Saan part ako hindi nakabantay ng 4 years? Tama. At, diba? At malinaw naman na kasalanan mo yun. Pero mm-hmm. hindi rin nila maiwasan na hindi mag-isip. Mm-hmm. Saka sa mistakes kung mayroon man silang nagawa. Diba? So wag nating i-allow na mangyari yon. So paalala ito lahat doon sa mga anak na nakikinig ngayon o nanonood sa atin ngayon, lagi mo lang iisipin, ang gagawin ko ba ay matutuwa ang mga magulang ko? Pag ang sagot mo ay oo, gawin mo. Correct. Pag hindi, wag mong gagawin. Diba? At saka tandaan, ito panakot ko to sa anak ko kapag nagkakaugali. Oh. Remember, when you become a mom, oh. Pag naging nanay ka, lahat ng ginawa ng anak mo, lahat ng ginawa mo sa nanay oh. mo, lahat ng ginawa mo sa akin, gagawin ng anak mo sa'yo. Nakakatakot, di ba? Tumahimik oh, siya, partner. So, nanervyo siya ng slide. Nanervyo siya ng ever so slide. Oh, nakakatakot pag ganito. Diba? Eh, magandang panakot naman. Pero magandang panakot. Yung malambing, sinabi ko naman siya in a malambing way, pero stern na parang maniwala ka sa akin. Oh. Yung mga nararamdaman ko ngayon, mararamdaman mo rin yan pag naging magulang ka. Yes. Salamat na marami sa you, Mark, and congratulations, and we look forward din sa mga blessings na isi-share mo sa iyong parents. Ngayon, tama. Na it's payback time. Ngayon yes. na babumawi ka naman sa mga panahong nagbulakbul ka. Yes. Let's make our parents proud. Yes! Dapat ganun. Salamat ng marami, Mark, for sharing your story. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mayuwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chupin. Na nagpapaalala. Walang matatag na relasyon. Sa malanding may determinasyon. Yun!